Ayan. Okay, we're live. Okay, everyone, good evening. This is Coach Jared at welcome po sa ating channel. Today, mga kaibigan, no, medyo matagal lang nire-request sa akin tong topic na to. Pero mga kaibigan, ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng, hindi naman kasiguruhan, no? Ngayon lang tayo nagkaroon ng, what do you call this, ng, hindi proof eh, parang certainty. Okay, tungkol dito sa Fabuna, no? Okay, sa FAI. Kasi mga kaibigan, alam ko, no, mga kaibigan, ngayon pa lang na maraming mga believers ng FAI. And hindi ako nandito para sabihin kung effective ba siya o hindi, or totoo ba siya o hindi, what have you. Ang ni-research ko ngayon, mga kaibigan, is all about kung dahil nga ito, no, pumasok na tayo sa isang agreement with Russia na magkaroon ng clinical trials tungkol sa kanilang Galamea ang pangalan eh, or Sputnik 5. Dalawa kasi yung pangalan ginagamit nila, no? Either Galamea at Sputnik 5. Pumasok na tayo sa isang clinical trial with agreement with Russia. So, might as well, mga kaibigan, pag-usapan nila natin kung nakapagtaka kasi, no, bakit hindi kinoconsider yung FAI or yung Fabunan Antiviral Injection. Okay? So, ang ating pong topic today, August 13, 2020, FAI wala sa clinical trials ng Indonesia. Join ang Pinas sa clinical trials ng Russian vaccine. Okay? So, yan po ang ating topic for today. Kaya itong usual, mga kaibigan, magbibigay-pugay po tayo sa ating mga kaibigan na lagi pong nakasubaybay at lagi pong nandito sa ating channel. Okay? So, magsha-shoutout po tayo, okay? Ngayon po, sa mga nanonood at sinasabi na, bakit kailangan po magpa-shoutout sa umpisa? Alam niyo po, sa inyo, kung ayaw niyo po nang sinashoutout, tinanggal ko na nga, may comment-free version naman po tayo. Doon lang po ang panoorin natin, ha? Yung sa mga ayaw makapanood ng shoutout. Kasi mga kaibigan na nandito ngayon sa live, no? May mga tao kasi nagme-message sa akin, sinasabi, bakit kailangan mag-shoutout sa umpisa? Kasi nga po, ulitin ko, ito po ay ang pagbibigay-pugay natin sa mga kapatid natin nasa abroad, mga OFW. Kasi ito ay isang pagkakataon sa kanila na makamusta at makabate ang kanilang mga pamilya. Kaya sa umpisa po nando ginagawa at sa pagkatapusan. So, yun na lang po ang gawin po natin, no? So, magbibigay po tayo ng ating usual na bigay-pugay sa mga kaibigan natin. Okay? So, yan. So, today po, no, nabalita po nung, ano, no, makalawa, no, iba, mga 2 days ago, nabalita na nagkaroon na ng vaccine ang Russia sa kanilang, nakapag-develop na ng vaccine ng Russia sa laban sa COVID-19. At ang immediate response dyan ni PRRD, okay, yesterday, okay, ito yung binalita ng Manila Bulletin, President willing to be a guinea pig for Russia's COVID-19 vaccine if PSG will allow it. Okay? So willing siyang maging willing siyang pag-eksperimentuhan ang vaccine ng Russia daban sa COVID-19. Kung papayagan siya ng PSG. Pero mga kaibigan, malabo 'to, no? Malabo siyang payagan ng PSG dito. Kasi first of all, he's the head of our state. Okay. Ayaw natin it will be disadvantageous for us, no? Okay. Pangit para sa atin 'yan kung may mangyari sa ating presidente. Imagine niyo, mga kaibigan, pag may nangyari kay PRRD, si Lenny uupo. Gusto niyo 'yon? Ayoko si Lenny ang maupo, mga kaibigan. Ay, nako. Ayoko nun. So, sabi ni PRRD, it was perfectly fine for him to offer it because that is his way of telling the people that I want us to have a vaccine. And if I have to be a guinea pig for it, I don't mind. Okay, ito yung sabi ng Malacanya, no? Because that's the attitude of the president. He's old, but he's at the end of his term. He can sacrifice his life for the Filipino people. Okay? But as to whether or not the PSG will actually allow him, is a different thing. Malabo po mangyari yan, mga kaibigan. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, malabo pong mangyari yan. Nag-comment silang lahat. Si Lenny na lang ang itest.
Why not? Gusto ko yan. Pwede pa si Lenny na nga lang ang itest, no? Kaso voluntary kasi, hindi pwedeng ano eh, sa pilitan. Sana makonsensya siya na magpa-testing na si Lenny. Ay nako, pero because of that news, no, dahil sa balita na yan mga kaibigan, nagpunta na sa phase 3 ng clinical trials, no? Nag-volunteer ang Pilipinas na sumali sa phase 3 clinical trials ng Sputnik 5 or Sputnik V. Dalawang pronunciation eh. Simultaneous in Moscow and Manila. So, anong kailangan daw? Sabi ng website ng FDA, phase 3 involves 300 to 3,000 volunteers who have the disease or condition. Its aim is to test the efficacy and monitoring of adverse reactions. So, mga kaibigan, no, marami po sa atin hindi nakakaintindi sa terminolohiya ng clinical trial. Okay? So, kasama po ko dyan mga kaibigan. So, I took the liberty of discussing, okay, sa inyo. Pag-usapan natin kung ano ang mga clinical trials, okay? Pero bago po natin gawin yan, mga kaibigan, no, basa muna tayo ng mga comments para medyo masaya ng konti. Okay? Yeah, balik po tayo sa ating topic, mga kaibigan. So, syempre si Rappler, hindi pwedeng wala siyang say dyan, no? Sabi ni Rappler, ayan, PHI's clinical trials for Russian COVID-19 vaccine as safety concerns is raised. Nalampasan ko po yan, mahaba po yan, pero ito po ang sinabi niya. Talks on possible phase 3 clinical trials come as scientists around the world are skeptical about Russia's claim that it had developed a COVID-19 vaccine proven to be both safe and effective. Experts pointed to the lack of published and transparent scientific data on the vaccine's supposed efficacy. So ito po ang sinasabi ni Rappler, no? Basically, ito lang po yan. Pinagdududahan po nila yung eksperimento ng Russia. Yun lang po yun. Sinasabi po nila na wala pang papeles na nagsasabi na safe ito. Ito lang po masasabi natin dyan. Rappler, kung may nanonood sa inyo nandito sa ating channel, no? Kung may nanonood sa inyo ng taga dito, kaya nga may faces eh. Una. Pangalawa, mahirap kasi mag-share ng formula. Lalo ngayon sa panahon na to, no, na sa dinami-dami ng gustong gumawa ng vaccine sa COVID-19, eh syempre nagkakanakawan yan. In fact, meron pa nga akusasyon ng US na ninakawan daw sila ng research ng Russia. So, kasama po yan sa intellectual property. Okay? Confidential po ang formulation yan. Hindi po yan basta-basta pwedeng ilabas. Lalo na po na mga ganitong klaseng mga research. Examples po, no, ng mga research na meron na tayo. Example po, ito pa example. Si Avigan sa Japan, naging matunog po yung pangalan ng Avigan, no? Ang nangyari po dito is si Avigan is naging matunog siya kasi ginagamit siya na ngayon ay nagkaroon ng research ang Japan tungkol sa effectivity ng Avigan sa treatment ng COVID-19. So yan yung Avigan. Pero mga kaibigan, ang sabi, a clinical trial for the flu drug Avigan yielded inconclusive results as a treatment for COVID-19, Japanese researchers said on Friday. So Fujifilm Holdings Corporation product early in the trial showed more improvement than those, and patients given the product early in the trial showed more improvement than those who got delayed doses. The results did not reach statistical significance. Okay? Ito po ibig sabihin niyan mga kaibigan. May statistics nang nagaganap dito. Okay. Sa statistics po kasi, statistics. Okay. Meron po kasi tayong tinatawag na margin of error. Okay. Sa margin of error po, nag-iiba po yan, no, depende sa researcher. Okay. Minsan po, it's 0.01 or 0.05. Ngayon po, yun po ay magsasabi sa atin ng positive or negative effect or correlation. Medyo technical na po yun, hindi ko na po pupunta doon. Masyado ng malalim. Si Avigan po ang sinabi, inconclusive ang results. Bakit po inconclusive? Or wala pang makitang resulta na pwede nating sabihin na matibay, na effective siya. Bakit po? Kasi yung mga pasyente na nakakuha, na nag-take ng Avigan
early, yung mga asymptomatic siguro to, o mga early stages ng COVID-19, ay nagkaroon ng mas malaking improvement kesa doon sa mga delayed. Let's say siguro mga critical na, ganun. So, hindi conclusive. Nag-work siya sa unang parte ng sakit ng COVID-19. So, kailangan kung gagamit ka ng Avigan, pagka-diagnose sa'yo ng COVID-19, mag-Avigan ka na. Kasi doon siya mag-work. Kesa yung late ka ng, nakaratay ka na, naka-ventilator ka na, hindi siya mag-work. So, hindi siya masyadong, hindi siya ganun ka-significant, kumbaga. Okay, next po, ito po, ano? Yung sa UK naman, sa UK. May coronavirus vaccine din. Okay, maganda ang sinasabi sa early test. July 21 lang po ito. Okay, so maganda ang immune response test. Ang sinasabi, nag-umpisa doon noong April, 1,000 people na nagkaroon ng vaccine. Early trials are designed to evaluate the safety, blah, blah, blah. Okay, ano pong sabi? Okay, the vaccine produced a dual immune response in people aged 18 to 55 that lasted at least 2 months after they were immunized. So, ibig sabihin, itong gamot, itong vaccine na ginagawa ng UK ay nakatulong sa mga tao na ang edad ay 18 to 55 na hindi mahawa ng coronavirus, ng COVID-19 for 2 months, at least 2 months. Pwede na. Pwede na ho yun, di ba? Pwede na ho ba yun, mga kaibigan? 2 months kang hindi tatabla ng COVID? Pwede na sa akin yun. Pero, nasa ano pa lang sila, very early in the research. Okay, yan po ang research ng Oxford University. Okay? Next, ito pa po isa. Ito naman sa US. Ang sabi ko sa inyo, mga kaibigan, nag-uunahan sila eh. Nag-uunahan sila, mga kaibigan. Ito naman, ang tawag ng research sa COVID-19, ano nila, na gamot, na vaccine, ay Operation Warp Speed. O, diba? Ang sci-fi. Pang outer space. Okay. So, mami, ako na po mabasahin yung mga comments. Tapusin ko muna to, ha? Kasi baka mawala ako sa aking train of thought. Ayan. So, ano pong nangyari dito? Ang goal po nila ay magkaroon ng 300 million doses of safe and effective COVID-19 vaccines by December of 2020. Okay, so ito yung mga katulong nila. Okay, mga public-private partnership po yan. Ano pong nangyari dito, mga kaibigan? Sila po ay nasa, if I am not mistaken, sila ay nasa phase 3. Saan na ba yun? Wait lang po, ha? Ayan. Ito na. Some vaccines such as those developed by Moderna and Pfizer have entered phase 3. Of the testing procedure. Slowly said, phase 3 clinical trials began July 27 with 30,000 volunteers agad, oh, slated to enroll across the United States. Oh, pak. Napakatindi. Oh, ito naman, oh, China. Ano nangyari sa China? May vaccines daw sila but faces challenges as virus wanes. Bakit po? Mga kaibigan, ito pong nangyari. Okay? Nagkaroon daw sila ng COVID-19 na vaccine. Nasa unang stage ng trial ay okay. Phase 1. Phase 1 ay okay. Ano pong nangyari? Phase 1 and phase 2. Ano pong nangyari? Hindi sila makatuloy kasi hindi sila makakuha ng approval sa mga regulators. Ibig sabihin, ayaw silang payagan ng mga regulators na mag-conduct ng phase 3 trials. Bakit? Okay, dahil doon ang galing yung outbreak. Baka makontaminate yung kanilang sample. Okay? So, ang sabi, ano pong sinabi? The Chinese companies will need to step outside of China. So, kailangan nilang ituloy ang kanilang research sa labas ng China. Okay? Kaya po, mga kaibigan, ito po ang nangyari. Sa Indonesia, oh, papunta na po tayo unti-unti kay FAI, mga kaibigan. Ito pong nangyari sa Indonesia. 2 days ago. Okay? 2 days ago, mga kaibigan. August 11. 2 days ago, nag-announce ang Indonesia na sila ay gumagawa din ng sarili nilang COVID-19 vaccine.
Oh. Biopharma. Biopharma po is a Chinese Chinese pharmaceutical company. Pharma po 'yan. Wag mo sabi, President Joko Widodo. Okay, on Tuesday, voiced optimism about the COVID-19 candidate vaccine being developed in the country. Sabi, we have been developing our own vaccine for the past 3 months. O, 3 buwan na nilang ginagawa to, mga kaibigan. Specifically from COVID-19 virus strain spread in Indonesia. Hopefully the vaccine will be ready soon and it is expected to be completed by mid-2021. So halos sabay-sabay lang, no? So yung sa Russia sa 2021 din, mga April, ito around mid-2021, mga June, July. Okay, or May, June, July, mga ganon. Tapos yung sa US naman ang target nila ay by the end of the year. So ano pong nasaan na po? Bakit po na ako po nung nabasa ko to, no? Eh, nagtaka ako. Bakit ito po ang binroadcast ng Indonesia? Kasi po, base po sa ating nabalitaan, si Fabunan, ito po ay around July 1, 2 or 3, either of those days. Ay na-i-approve na raw ang clinical trial sa Indonesia. Okay. Ito po ay galing sa kanilang Facebook page. Okay? So, ito pong post na to, mga kaibigan, ito pong specific post na to ay wala na sa kanilang Facebook page. Tinignan ko po yan kanina. Wala na po yan. Wala na po yan, mga kaibigan. May nag-comment. Hindi nga vaccine si Fabunan. Okay. Granted, hindi siya vaccine. Dennis, wag, intay ka lang. Pupunta ako dyan. Intay ka lang. Hindi vaccine si Fabunan. Granted. Sige, punta po muna tayo dito sa ating ano ah, sa ating kwentuhan. Ayan. Ang sinabi po nila, they are okay, will most likely happen in Indonesia according to the Fabunan Antiviral Injection Facebook page. O, Facebook page po yan ah. Wala na po itong post na to mga kaibigan as of kanina nung tinignan ko siya. Okay, so ito pong sinabi. Kay FAI supporter, stop na ako sa live update. Focus na kasi kami sa activities. Sabi yan ni this guy. Ito, sabi ng lalaking yan. Okay? Nung una, akala ko yan si Pabunan. Hindi pala yun. Hindi pala siya yun. Ibang tao pala yan. To eliminate the benefit of the doubt, ito ang proof that my invitation na legal team from her office at siya ang nakapirma dyan. Hindi natin alam kung sino yan, babaeng yan, kasi hindi naman sinabi. Para safe ang lahat, no live videos and updates na muna. Keep praying lang, etc., etc. Dito ako na-curious no, sa emergency use authorization. Okay? Kasi mga kaibigan, ibig po sabihin na emergency use authorization, kahit wala kang FDA approval, ay pwede mong gamitin. Okay? Sa US po, nag-announce na ng ganyan, no? Para sa alternative medicines. Okay? So, yun po yung sinasabi. Okay? So, lalampasan ko po yan ha, mga kaibigan. Kasi nawala na po yan sa kanilang Facebook page. Ito yung nung July 1. Okay? Ang sinabi po nila kasi dito ay meron na silang clinical trials. Okay, clinical trials sa mga kaibigan. Clinical trials. Okay, so ito yung isa sa kanilang picture sa Indonesia. Okay, July 1 daw nag-start ang kanilang pirmahan tungkol sa testing ng clinical trial sa Indonesia. So ito yung sinasabing gamot. Okay? Combination ng procaine at dexamethasone. Okay, pareho po silang si dexamethasone po ay sinasabi po nilang steroid. Okay, steroid po siya. Si procaine po at natawag po nila ay antiviral. Okay? So base po 'yan sa mga nakita na po natin kaninang ano, nakita po nating mga definition. Hindi ko na lang po pinakita. Ito po ang sagot dyan ng DOH. Okay? Ito po ang sagot dyan, no? Ayan. Ma'am Susan, okay, papuntahan po kita yung sabi po niya, no? Yung Fabunan ang antiviral ingredients. Okay, antiviral siya. Okay, Fabunan coach at Mangusin ay pareho lang, parehong fake news. Okay? Ayan. So, yun nga, sabi, FAI, hindi naman talaga vaccine na FAI, antiviral na. Okay, Ma'am Jennifer Dupaga, wala akong problema. Pwede naman tayo, we can agree to disagree. Ito po ang sinabi ng DOH.
June 17, 2020. Okay, DOH on Wednesday warned the public that dexamethasone, yung steroid, is not a magic pill against the coronavirus COVID-19, adding that it still needs to undergo a thorough study. Mga kaibigan, nakita nyo po yung pinakita ko sa inyong clinical trials. Phase 1 to 3. Tapos merong phase, tapos may FDA approval, tapos phase 4. Kailangan daanan po muna to ng dexamethasone para masabi na ito ay epektibo sa COVID-19. Hindi pa po napapatunayan at wala pa pong ebidensya na makakapagsabi na ang dexamethasone ay pwede ng panglunas, pwedeng gamitin panggamot ng COVID-19. Okay? Ito po, no? Although DOH welcomes the positive news about the steroid treatment dexamethasone, which is being touted as a possible breakthrough in treating. Okay, treatment na po ito, ah. Hindi po ito vaccine, treatment na po ito. Health Secretary Maria Rosario Vergiere reminded the public that there is still no developed cure for the dreaded illness. Wala pa pong gamot, mga kaibigan. Wala pang gamot ang COVID-19. Okay? People might think that this is the magic pill para sa COVID. It is not. Okay, dapat maipakalat natin sa mga tao na hindi tayo bibili sa drugstores para inumin natin ito para ma-prevent ang na magka-COVID tayo. Hindi iyon maintindihan ng lahat ng tao, she added. Okay? Ibig sabihin po, dahil hindi pa ito dumadaan sa clinical trials, hindi pa ito pwedeng hindi pa ito matatawag na gamot sa COVID-19. Jennifer Dupagan, sasagutin ko rin tong question mo to, intay lang. Kalma lang, kalma. Aabo tayo, makakarating tayo sa patutunguhan natin. Nasa gitna pa lang tayo, Ma'am Jennifer, wala pa tayo sa dulo. Sabi ni Alvin, bilisan mo na kasi, tapusin mo na kasi. Parang pelikula po yan, medyo build up po muna tayo ng konti. Okay, so, punta po muna ako sa next, ah. So, di ho ba, ano, ang claim po ng FAI, ay sila po ay aprobado na ng Indonesia. Okay, bakit po nila sinabi, ito po ay dyaryo sa Indonesia, ha? Public urged not to buy dexamethasone for COVID-19 treatment. Ang tahimik ng chatbox bigla. Indonesia po ito, mga kaibigan. Jakarta po ito. Okay? Ang sabi po nila, mga kaibigan, sabi po ng Jakarta, although, kahit na daw, meron kasing research, no? Maski nung tinignan ko yung FAI na Facebook page, sinasabi nila yung research ng Oxford, ito po yon, okay? Ito po yung research ng Oxford na nag-work daw yung dexamethasone sa pag-treat ng COVID-19. Okay? Ito pong nagsabi. The researchers administered dexamethasone, which is used to reduce inflammation in other diseases. Anti-inflammatory to more than 2,000 severely ill COVID-19 patients. Okay, so hindi po ito asymptomatic. Ito po yung mga severely ill. Okay? Among them could only breathe with the help of a ventilator. The drug reduced deaths by 35% and by 1/5 in other patients receiving oxygen only. According to preliminary results. Preliminary results pa lang po, mga kaibigan. Nevertheless, sabi po ng Indonesia, sabi ni Pandu Riono, public health expert ng University of Indonesia, na sabi po niya, the drug cannot be taken carelessly. Hindi po pwedeng bigla-bigla gamitin ito dahil ito po ay merong risky side effects. Ano po ang epekto nito? Which may range from a bloated face, lalaki yung mukha, magmamanas, to internal organ damage. So, medyo delikado, mga kaibigan, ha, ang paggamit ng dexamethasone ng walang medical supervision. So, pinag-aaralan pa po natin yan, mga kaibigan.
Okay? Pag-aaralan pa po yan dapat kung paano ang tamang formulation ng paggamit ng dexamethasone. Okay. Ano pa po ang sinabi po nila, mga kaibigan? Ito po ang sinabi po ng FDA. Okay? Kasi Prodex B ay katulad po ng FAI, no? In terms of content. Okay? Procaine tsaka dexamethasone. Ano pong sinabi? Ito. Okay? Procaine is an anesthetic used to reduce pain on injections, while dexamethasone is a corticosteroid which must be used cautiously due to its side effects including immunosuppression or weaker immune system leading to vulnerability to infections. So pwedeng lalong lumala yung kapag may COVID ka dahil bababa yung immune system mo, pwedeng mas lalo siyang lumala. Okay? Matagal na akong sasalita, magbabasa po muna ako ng comment after this one last na sinabi rin na warning ng FDA. No? Okay? FDA warns the public on drugs and vaccines with unproven claims for COVID-19 treatment. Dito specific na mention si Fabunan. Ayan. Okay? Ingat-ingat daw, sabi ng FDA. Until such products are proven safe and effective for use in the treatment of COVID-19, they cannot be dispensed to the public, nor can therapeutic claims be made. Okay? So, yun po ang pagdating sa clinical trials. Wala pa pong ebidensya na ito po ay mag-work sa COVID-19, mga kaibigan. Pero magbabasa po muna ako ng mga comments kasi kanina ko pa nakikita, pumapasok yung mga comments sunod-sunod. Okay, next. Saan na tayo kanina natapos? Okay, ito po yung sabi ng PNA, Philippine News Agency. In fairness naman po nun sa gobyerno, binigyan po ng pagkakataon ng FAI para patunayan na siya ay effective. Okay, April 22 po yan. April 22. Okay, ito yung sinabi ng Malacanang. Okay. Itong sabi ng Malacanang, bakit ba hindi napag-aralan yung sinasabing antiviral injection ni Fabunan? At once and for all, magdeklara ang FDA, ito ba ay safe to use or hindi? Okay? Yun po ang sinabi ng Malacanang. Habang hindi ginagawa at hindi nagdedeklara ng ganyan ng FDA, palaging madaming maniniwala na baka ito na ang lunas. Baka lang itong lunas. So sabi ko, pag-aralan na nga kung ano yan at magkaroon na ng pronouncement ng FDA. Yan po ang sinabi ng Malacanang. In fairness sa Malacanang, binigyan po ng pagkakataon ng Fabunan. Ano po ang nangyari? Fabunan drug not yet approved by as COVID-19 cure. Palasyo po nang sabi niya noong May 30. Okay, ano pong sinabi? More than 1 month po ang lumipas. Hindi pa po approved ang Fabunan, sabi ni Harry Roque, ni Spokes Harry Roque. Importante po kasi na bago maibigay sa publiko ang kahit anong gamot, kasama na po dyan ang Fabunan, kinakailangan rehistrado sa FDA. Okay? Ito yung sinasabi niyo siguro na claim, yung patent sa US. There were claims that Fabunan, a patented antiviral drug against dengue, developed by Washington-based doctor Ruben Fabunan, has been proven to be used to treat COVID-19 and is already an approved drug. So apparently, pang dengue pala ang Fabunan nung unang ginawa sa US. Okay, so ito po ang iniintay ng ating gobyerno dyan. Yung clinical studies, iyan po yung masisiguro na hindi po magiging banta sa kalusugan ng ating kababayan iyang gamot. So, as of today, wala pa pong nababalita ang clinical studies. So, importante pala yung clinical studies na yon. Okay, ang sinabi po ng ni Mario Marcos ng Fabunan ay sila daw ay nagpunta ng Indonesia, tama ba? Para sa, saan na yung picture na yun? Sorry, wait lang. Okay. Anyway, nawala. Balikan ko na itong kanina. Nawala. Anyway, ito na lang. Nagpunta sila sa Indonesia dahil na-aprobahan na sila for clinical trials, mga idea.
So na-curious po ako no, nag-research ako ng konti. Napunta po ako dito sa registry. Okay? Center for Health Resources and Services Research and Development. Ano po ang nangyayari dito? Ito po mga kaibigan, ito pong Center for Health Resources ay parang Center for Disease Control ng Amerika. Dito po ginagawa ang mga research, dito po nire-rehistro ang mga clinical trials na nangyayari sa loob ng Indonesia. Tinayip ko po mga kaibigan, COVID-19. Just in case, di ba? Para lahat makuha natin. Okay. Ito po, nakita ko, hindi po yan fabunan. Ayan, pumasok na. O yan, ito po yung gumawa. Hassan Sadikin Hospital School of Medicine. Okay? Ang sponsor is PT Biopharma. So ito yung gamot, ito yung vaccine na pinag-aaralan ngayon sa Indonesia. Okay? Ito pa lang yung may clinical trial na related sa COVID-19 sa Indonesia. Yung iba po dyan, hindi na po siya related sa COVID-19. Ito, may isang COVID-19. Tingnan natin to. Pero iba yung laman, no? Chloroquine, hydrochloroquine, prevention of coronavirus. So, hindi siya yung fabunan. Kasi iba yung laman. Okay, bone substitute. Okay, pentabio vaccine, hindi fabunan. Okay, HIV, hindi rin fabunan. Vitamin B combination, hindi rin fabunan. So, mga kaibigan, lahat po ito, wala po tayong makikita dyan na clinical trial na galing ng Indonesia na magsasabi na si FAI ay nag-uumpisa na ng clinical trial sa Indonesia. Okay. Siyempre, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt itong FAI. So, nag-research pa ako sa iba. Okay. Ito po, kami ako na pupuntahan yan. CenterWatch, Trusted Source for Clinical Trials Information. So, tinayip ko na po, no? COVID-19, Jakarta, and Indonesia. So, ibig po sabihin, sa search po na yan, no? Lahat ng nasa Jakarta, lahat ng nasa Indonesia, ay i-cover niya. Dalawa lang po ang lumabas. Ito po yon mga kaibigan. Ito pong nauna, okay, Administration of Allogenic UCMCS. Ito po yan. Ang gumawa po niyan, mga kaibigan, wala po kayo makikitang fabunan dyan. Okay, so wala po sa Indonesia. Itong pangalawa, Stidson, Spanish Full Service Contract Research Organization. Hindi rin po fabunan yan. So, mga kaibigan, so far po mga kaibigan, as far as research is concerned, wala pa pong nagsasabi na may nangyayaring clinical trial sa loob mismo ng Indonesia. Okay. May comment po dito si Anonymous YT Channel. Sir, pasensya na. Kaya di nila nilalabas ang clinical trials kasi maaari silang isabotahe. Granted po yan. Pero bakit po yung mga mas malalaking kumpanya sa kanila naglalabas? Granted po. Sabihin na po natin na ayaw nilang manakaw ang kanilang formulation. Bakit yung mga mas malalaki naglalabas? Yun po yung akin. Sa akin lang naman po yun. Okay? Stidson, tapos ito, ayan. Tsaka mga kaibigan, marami po kasi nagsasabi, paano makakuha ng permit kung ayaw naman i-accept ng FDA? O sige, ulitin ko, Anonymous YT Channel, no? Ulitin ko, bago po bigyan ng permit, kailangan ng clinical trial. Pag hindi pumasa sa clinical trial, walang permit. Okay? Ganun lang po kasimple yon. Para po yung pagkuha ng driver's license, no? Pag bumagsak po tayo sa driver's exam, wala po tayong lisensya. Well, minsan nabibili mo. Pero, minsan nabibili sa LTO, lisensya. Pero, so, ganun pong ibig sabihin nun. So, hindi siya ma-accept kasi walang clinical trial. So, kung walang clinical trial, walang ano magagamit si pabunan, hindi ba? Okay. So, ito pa mga ibigan ha. Ito pa ang ano ko dyan.
Nag-research po ako mga kaibigan kung magkano magkaroon ng clinical trial. Okay. Johns Hopkins po ito, okay? Johns Hopkins po, napakalaking eskwelahan po 'yan ng sa US, no, regard tungkol sa medicine and public health. Johns Hopkins. Magkano magpa-clinical trial? Okay. Median figure, 19 million. Pinakamababa. But it represents less than 1% of the average total cost of developing a new drug, which in recent years has been estimated at between $2 to $3 billion. Mga kaibigan, ang hirap imagine ng $2 to $3 billion, di ba? Kasi parang 2 billion lang naman afford yan ng Pilipinas. Papakita ko sa inyo, ha. Ito po ang conversion ng 2 billion pa lang to, ha. 2 billion. Oh. Magkano po siya? Pakitaan, pakibilang. 97,650,000,000 Philippine pesos. Mga kaibigan, kamusta naman? Eh sa yung inutang nga natin sa COVID-19, eh pang ayuda, kulang yun. Gusto niyo po bang sponsoran ng gobyerno natin yung FAI? Wala po tayong budget para dyan. Ang kinumento po sa atin ay itunuloy daw ang clinical trial sa Indonesia. Wala naman pong makita na sila po ay nagko-conduct ng clinical trial sa Indonesia. So, yun lang naman po ang parang medyo banggaan. No? Medyo banggaan siya. Ayan, basa tayo ng mga comments, ha? Parang nagugustuhan ko itong mga comments dito, eh. I mean, we're all entitled to our own opinion, di ba? Anong problema dun, eh? Respetuhan na lang tayo ng opinion, hindi ba? So, ito pala yung nakita kong picture. Ayan, na clinical trial na sila sa Indonesia. Tapos, ang sabi po dito is, si, mula sa detalye, buhat kay G. Mariano Marcos at MJ Balaguer ng DZMJ Online. Mario P. Marcos po ang kanyang pangalan sa Facebook. At kung maalala niyo po mga kaibigan, ito po ang sulat ni Imelda sa NBI. Nung pumutok si Francis Leo Marcos, ha? Ito po siya, number 3. So, musta na FLN? Ay, nako, keper na ako dyan. Move on na ako. Nakakulong na. Masaya na ako doon. Wala na ako ano dyan. Basta importante, tumatakbo na yung batas. Okay na tayo doon. Okay? So, mga kaibigan, I'm not a doctor. Hindi po ako doktor, unang-una. So, I'm not here to say kung si Pabunan ba ay nag-work or hindi. Okay, hindi po yun ang posisyon ko dito. Ang akin lang po, mga kaibigan, may mga sinabi po tungkol kay Pabunan na hindi ganun ka-accurate. Una po, na sila po ay nag-clinical trial sa Indonesia. Eh, wala pa pong clinical trials na nagaganap. Base po dun sa nakita ko. Ngayon po, kung meron po kayong malalaman na papeles, or let's say, kasi syempre hindi online, so hindi ko makikita, or kung meron po kayong resource na hindi ko alam, malaya po kayong isend sa akin sa aking Facebook page. Okay? Wala akong problema yan. We open-minded naman tayo sa ganyan. Ah, si Tik-Tik andito? Hindi ko pa nakikita yung comment ni Tik-Tik. Anyway. So yun. So yun po yung una. Pangalawa po no, nung tinignan ko po yung Facebook page ng itong Pabunan antiviral injection. No, nakita ko po mga kaibigan. Although may ano naman siya no, may mga sinasabi tungkol sa Pabunan. Ayun nga, karamihan sa kanila hindi wala pang tulad nga po noon yung nag-clinical trials, wala pang papel. Tapos yun nga, puro anecdotal, may mga gumaling daw si mayor na ganito, gumaling daw si lawyer na ganyan. So anecdotal or kwento-kwento. Wala namang problema sa kwento, no, basta totoo. Ang akin lang po no, pangalawang item po no, is kung talaga po na dedicated itong FAI na maidala
Kasi ang sabi po dito ni ano ni Mario Marcos. Sabi niya, "Together we find the cure to end this pandemic at all costs." Okay, yan ang sabi niya. So kung yun po talaga ang gusto ang hangarin, eh sana ano na lang ihayaan na lang nilang pag-arian siguro ng gobyerno yung FAI para maano na, maano mapapila na at magamit na ng karamihan, hindi ba? Eh yun nga lang po, kaso mukhang hindi mangyayari, hindi pa mangyayari na yun. So ulitin ko lang po, no, para po sa akin mga kaibigan, mas prevention pa rin po is better than a cure. Nag-umpisa po ang pandemya ng March. Ngayon po ay August na. Okay, mga 5 or 6 months na ang pandemya sa Pilipinas. Ang mas maganda po na gawin natin ay mag-ingat na lang po, no? Sabi nga po ng isang kaibigan ko, ang Russia nasa phase 3 na ng clinical trials. Ang China nasa phase 2 ng clinical trials. Ang Pilipinas, nasa face shield naman tayo ng clinical trials. Kasi yung pala kaya natin gawin eh, face shield na lang muna tayo mga kaibigan. Gamit tayo ng face shield, SRP is 25 to 50 pesos. Ano pa ba? Vitamin C, okay, si Ma'am Mina, Minda sabi niya, vitamin C. Okay, vitamin C, importante yan, okay, huwag pong kalimutan na itaas natin yung immune system natin, matulog ng husto. Mag-vitamin supplements, ayan, maganda yung mga ano. Prevention is better than cure. Pag lalabas, may hinawakang pera, mag-alcohol. Pag humawak sa estribo ng jeep, alcohol, okay? Huwag kahawak sa mata, sa ilong, sa bibig. Kung hindi may iwasan, mag-alcohol muna bago hawakan ng mata at ang ilong at ang bibig. Ayun po, prevention pa rin po is better than a cure. Okay, so, basa po tayo ng mga comments, ha? Basa po tayo ng mga comments. Yan po ang pinaka-favorite ko pong parte. Mga kaibigan, ayan, pinapagalitan na ako ni admin. Sabi ni admin, "Oy, coach, 11:20 na, uwi na ako." Pero mga kaibigan, maraming pong salamat. We have 542 right now na nanonood. Maraming pong salamat. I know medyo controversial po itong topic natin ngayon, no? So marami magdi-disagree, marami mag-a-agree. Pero mga kaibigan, ito lang po ang mahalaga para sa akin. Kapag tayo po ay nag-agree, walang problema. Pag po tayo ay nag-disagree, we disagree with respect. And we agree to disagree. Ganun lang po mga kaibigan, no? So, sa mga kaibigan po natin na OFWs, no? Tumbok, good night. Good morning, good afternoon, good night. Saka sa mga friends po na sa Pilipinas, good night na po sa atin lahat. Pahinga tayo para bukas. Bukas po ulit, no? 10 PM po tayo bukas. No? 10 PM as usual. I'll see you tomorrow, everyone. God bless you. Good huwag po kalimutan, may sintido ko mo, okay? At wag inotil, sabi nga ni MJ. Bye, everyone. I'll see you tomorrow. 10 PM. Bye.